Mula nang tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha! Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Ayokong magtinda. Tatlo na ang kolehiyo natin. Nasa apat ang high school at elementary ang isa. Kung aasa lamang kung sinasahod ko sa gobyerno, baka isa o dalawa sa kanila ang hihinto sa pag-aaral. Teka, ano bang ititinda natin dyan sa sinasabi mong pwesto? Pwede mga gulay at isda. Ano? Pagtitindahin mo ako ng gulay at mga isda? At sa gilid pa talaga ng kalsada, ha? Oo, wala namang masama sa ibibenta mo, ha? Bukod sa malalaki na ang mga anak natin, eh maganda pa ang lokasyon. Nasa gilid ng kalsada at matao pa. Hindi na pupunta ang mga kababari natin sa palengke. Ang kikitain natin ay ibibili natin ng iba pang paninda tulad ng uling, mantika at kung ano-ano pa. Ako? Magtitinda ng gulay at isda? Ako na nakatuntun ng kolehiyo ay pagtitindahin mo ng gulay at mga isda? At uling pa, ha? Ano bang tingin mo sa akin? Walang pinag-aralan? Ano ka ba naman? Mga walang tinapos lamang ba ang magtitinda ng gulay at isda? Marami kaya dyan ang nagtapos sa kolehiyo pero mas gusto pa ang magkaroon ng negosyo kaysa maging regular na empleyado lamang. Dahil hindi ka aasenso kung mananatili kang regular na empleyado lang. Hindi ako pangit para gawin mo lamang tendera ng gulay at isda. Huwag mong minamaliit ang mga nagtitinda ng mga gulay at isda dahil baka mas marami pa silang pera kaysa sa atin. At isa pa. Ayoko ngang magtinda eh. Magiging losyang ako sa iniisip mo. Kaya ayoko. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang, sa puso ko'y nag-isa ka lang. Ano ka mo? Ririntahan mo yung pwesto sa harap? Opo, sani. May nakapagsabi kasi sa akin na kayo raw pong nagmamayari ng lupa at pwesto na nasa harapan nitong sulod ninyo. At kung papayag ho kayo, gagawin lang naming parang talipapa. Ako nga ang mayari ng lupa, kaya lang na ipamana ko na sa anak ko. Wala hong problema. Di sa kanya na ho ako mangungupahan. Okay, ano naman ang ilalagay mo dyan? Magtitinda lamang ho kami siguro ng asawa ko ng mga gulay at isda. Ganun ba? Pero sira-sira ng bubong. Tumutulo na nga eh. Wala hong problema. Kapag pumayag ho kayo, ako na ho magre-repair. Ikaltas na lang ho natin sa upa namin. Maganda sana yung alok mo, pero hindi na akong makapagdidesisyon yan, kundi yung anak ko na. Binigyan nyo na ho ba sa anak ninyo? Oo, pag-aari lang ng anak ko yan. Sa katunayan, nasa pangalan ng anak ko. Ganun po ba? Ano kaya kung kakausapin ko siya? Ewan ko kung anong plano niya dyan. Ganito na lang, ano. Kung gusto mo, bumalik ka na lang dito sa ibang araw at kakausapin ko muna yung anak ko kung anong plano niya. Saka ka na lamang bumalik din, malalaman mo. Sige ho. Babalik na lang ho ako dito para malaman ko kung anong mapag-usapan ninyong mag-ama.
Tatay, kayo pala. Pumasok kayo. Salamat. Tila mag-isa kayata. Nasaan ba yung mga anak ninyo at parang tahimik itong bahay? Abay, Linggo naman ngayon, ha? Eh, birthday ng balain ninyo, kaya pumunta yung mga mag-iina ko. Eh, mabuti naman kung ganun, para magkausap tayo ng sarilinan. Eh, bakit po? May problema ho ba? Eh, gusto ko lamang itanong sa'yo kung ano ba talagang plano mo sa buhay. Ang ibig kong sabihin, ano ang plano mo sa mga anak mo? Abay, malalaki na sila. Ilan na yung kolehiyo mo? Sa palagay mo ba? Mapag-aaral mo silang lahat? Nasa sinasahod mo? May kahit na lang pa sa minimum ng sahod mo, kukulangin pa rin yan para sa inyo. Eh, yun nga hong iniisip ko ito eh. Kumusta na ba yung sinasabi ko sa'yo? Ayaw mo ba talagang maglagay ng presyo sa harapan ng bahay ninyo? Gusto ko sana. Kaso, ayaw naman ni Laika eh. Abay, kausapin mo siyang mabuti para naman sa kinabukasan ng mga anak ninyo ito eh. Ilang beses ko na nga ho siyang kinausap, pero ayaw. Ano bang klaseng asawa yung asawa mo? Sobra namang tamad, maarte. Ay, itay, yung bunganga ninyo, baka may makarinig, ipaabot pa sa kanya. Ay, pabayaan mo nang marinig niya! Eh, mag-aaway naman kami. Huwag kayong karala. At muli ko siyang kakausapin. Abay, dapat lang. Lalo na ngayon at maraming interesado dyan sa harap ng bahay na maglaga ng pwesto. Ha! Ewan ko ba dyan sa asawa mong tamad? Ha? Hindi yata nakakaintindi. Imbis na tulungan ka dahil kapos kayo, ha? Wala. Pinaiilan yung katamaran niya. E paano kayo mabubuhay niyan? Ha? Ayaw ka man tulungan. E talagang kukulangin kayo dahil sa dami ng anak ninyo. Supply ka. Para nalamang sa mga anak natin. Para sa kanila magandang kinabukasan. Bakit mo ba ako pinipilit? Obligasyon ko bang pakainin ang mga anak mo? Ikaw naman ang may obligasyon yan ah. Bakit sa akin mo ipinapaasa ang responsibilidad sa pamilyang ito? Hindi kita pinipilit. Nakikiusap lamang ako na makipagkaisa ka sa layunin ko. Para na rin sa mga anak natin. Dahil hindi kahit anong sipag ng gagawin ko. Kahit mag-overtime ako gabi-gabi, hindi na talaga kakasya ang sinasahod ko para sa walong anak natin. Sinusulsulan ka na naman ng itay mo, no? Sinusulsulan man ako o hindi. Tama naman talagang iniisip ko. Mas magandang magnegosyo kaysa aasa tayo sa sahod ko. Ang mga iba nga dyan eh, willing na magbayad ng renta para lang makapagnegosyo sa harap eh. Dahil alam nila na mas maganda ang magnegosyo sa lugar na ito. Eh kung sila na nangungupahan lang ay kumikita, eh tayo pa kaya na atin ang lupang ito? Wala tayong babayarang renta. Eh sige na, pumayag ka na. At bakit ako papayag? Eh pagmumukhain mo lang akong losyang? Malalaki na ang mga anak natin. Eh grade 5 mo yung bunso natin. Eh, pwede ka na nilang tulungan sa pagtitinda. Hindi ko pinalaki at pinag-aral ang mga anak ko para pagtindahin mo lamang ng gulay at isda. Kung ayaw mong magnegosyo, ako gusto ko. At paano? Paano ang trabaho mo? Magre-resign ka? Ikaw na nga itong nagsabing marami tayong anak eh, na pinapag-aral eh, tapos magre-resign ka? Mabuti nga't may trabaho ka eh. Tapos aalis ka? Marami nga dyan naiinggit sa'yo dahil may maganda kang trabaho. Tapos aalis ka para lamang dyan sa sinasabi mong talyer? Hindi naman kinakailangan mag-resign ako kung makikipagtulungan ka sa akin. Ganon. Pagtitindahin mo ako ng isda at gulay, samantalang ikaw, nakasiting pretty ka lang doon sa trabaho mo, parelax-relax ka lang habang ako nagbababad sa init ng araw at amoy isda. Ganon ba ang gusto mo? Isipin mo kasi na para sa mga anak mong gagawin mo, para sa kanilang magandang kinabukasan. Eh kung magre-resign ka rin lang sa trabaho mo, bakit hindi ka nalang mag-abroad? Ano? Pagka-abroadin mo ako? Oo! Kung magre-resign ka rin lang sa trabaho mo,
na kahit paano ay mataas-taas ang sahod mo, bakit hindi ka nalang mag-abroad na di hamak na wala sa kalingkingan ang tatanggapin mong sahod kumpara sa sinasahod mo dito sa Pilipinas? Kumusta yung pinapatanong ko sa'yo? Nakabalik ka na ba sa pwestong yun? Hindi pa nga eh. Busy ko kahapon at kanina. Balikan mo. Maganda ang lokasyon na yun. Sigurado makadalga na uupan natin niya. Ha? Oo, sabi eh. Malaki lang kasing sahod ko eh. Kahit na hindi ka na magtrabaho, kayang-kaya ko naman. At kayang-kaya ko yung suportahan. Kaya hindi ka na magtrabaho. Alam ko. Pero alam mo naman ang ugali ko. Gusto ko may pinagkakabalan lagi. Maganda ang lokasyon na yun. Bagay na bagay talaga ang negosyong isda at gulay. Kasi bukod sa along the highway, ay marami pang kabahayan. Papasok doon na ang iniisip kong negosyong gulay at isda. Gulay at isda ang ititinda mo doon? Oo, bakit? May masama ba sa negosyo na iniisip ko? Wala naman, kaso baka mag-amoy isda ka doon. Paano na paggabi? Ikaw talaga, panay kakalukuhan. Seryoso ako. Sigurado ka naman yan sa isip mo. Gulay at isda yung ititinda mo roon. Oo, sabi eh. Lalo na ngayon, at madidistino ka na naman sa malayo. Kailangan may mapaglilibangan ako. Ang tempador. Gula mo iya eh. Iya laki, sa tanila mo iya. Si Billy lang. Abalag ko, bimalag laman. Po, Lolo? Apo, may gabing-gabi na. Napasugod ka. Lolo, may kanin pa mo ba kayo? Ha? Wala na kasing pagkain sa bahay. Nagugutom na ako. Bakit? Hindi na naman ba nagsayang ang inay mo? Nagsayang po siya, pero naubos nila lahat ang kanin. Sasayang sana ako, kaso wala na rin po kaming bigas. Ano? Nako, sa tignan mo doon sa kaldero, may natirpa yata kaming kanin ng pinsan mo. Kung wala na, magsaing ka na lang. Tumingin ka na lang dyan sa ref. Kung ano yung gusto mong kaamin o ulamin dyan, marami pa dyan. Sige po, Lolo. Salamat po. Ay nako, ano ba naman itong mga magulang ng mga apo kong ito? Ilang beses ko nang sinasabi sa kanila na huwag na huwag sasagarin ang lagayan ng bigas, ang tigas-tigas ng ulo. Ngayon, ni pagkain, ha, ng mga anak nila, wala. Nako, makikita nyo, bukas, makikita ninyo. Hindi lamang nakabili ng mas maaga si Laika eh. Ilang beses ko bang sasabihin sa inyo, ha? Huwag ninyong sasagarin ang lagay ng bigas ninyo. Bakit nga ba nauubusan kayo ng bigas? Ha? Kahapon pumunta yung apo ko rito. Yung pambili sana ng bigas ni Laika eh. Ibinigay pa niya sa isa ninyong apo.
May project pa lang do ko. Hindi agad sinabi. Kaya yung pambili sana namin ng bigas ang nadali. Nako, bakit kasi hindi kayo nagsiset aside ng extra ng pera? Tulad ng ano, ganyang gastusin sa school. Oh, eh, alam naman ninyong kulisyo na. Yung iba, high school naman yung iba. May dapat nagtatabi kayo ng mga ganyang pagkakagastusan ninyo sa eskwela. Hindi nga namin inasahan ito. Kaya ito, nga, dapat nagtatabi kayo para sa ganyang mga emergency. Tingnan mo nga, ha? Gutom na gutom yung anak mo kahapon na dumating. E paano? Kung wala kaming natirang kanin sa bahay, e tuloy siyang magugutom. Gabing-gabi na, nang dumating kagabi sa bahay. Kaya ninyo at kakausapin kong asawa. Nako, hindi na ako umaasa dyan sa sinasabi mong kakausapin mo yung tamad na asawa mo. May wala ka naman yatang kapangyarihan dyan sa asawa mo eh. Kayang-kaya ka, ha? Hindi kanya pinapakinggan. Hindi sinusunod yung gusto mo! Kanina pa naririto to, ah. Miss? Sexy pa rin pala ako hanggang ngayon at napagkamalan akong dalaga pa. Miss? Ako ba ang tinatawag mo? May ipababang sexy na binibini dito, maliban sa'yo. wala eh, ako lang naman. Oo, tama. Ikaw lang nakikita kong magandang binibini. Siya nga pala. Pwede bang magtanong? Ano yun? Kilala mo ba si Mr. Emeterio Bianan? Oh, bakit? Eh, gusto ko sanang kausapin eh. May tatanungin lang ako sa kanya. Ganun ba? You know, nakikita mo ba ang magkatabing bahay na yon? Yung napipinturahan ng kulay asul, bahay niya yun. Ganun ba? Sige, miss. Papunta na ako ron. Salamat, ha? Walang anuman. Kaano-kaano kaya ng biyanan ko ang lalaki yun? Kamag-anak kaya nila? Kamag-anak? Bakit ngayon ko lang nakita? Girl, narito naman po ako. Ako po yung nakausap ninyo noong isang araw. Natatandaan ko na. O ano bang may paglilingkod ko sa'yo, iho? Ipapaulap ko lang sana yung usapan natin noong isang araw. Baka ako, nakapag-usap na kayo ng anak ninyo. Hindi pa kasi dahil ang totoo niyan eh. Gusto rin sanang magpwesto doon. Ganun mo ba? Oo, dahil ang totoo niyan, dati na kaming may pwesto diyan noon. Talagang marami kaming customers diyan. Nang medyo malaki-laki lang anak ko at may kanya-kanya ng pamilya, napahinto na nila sa pagtitinda. Kaya hanggang ngayon, wala na. Hindi ko na naibigay sa mga anak kong lalaki yung pamana ko sa kanya. Kaya pasensya ka na kung medyo walang lina yung pag-uusap nating dalawa. Ganun po ba? Sige po, babalik na lang po ako dito. Baka sakaling magbagong isip ng anak ninyo. At baka gustong iparinta sa akin. Oo. Balik-balik ka lang dito sa bahay. Baka magbagong isip niya. Teka nga pala. Ikaw ba ang magpipwesto dyan?
Oho, pero ang asawa ko sana talagang gustong magpesto dyan eh. Mahilig kasi sa negosyo yung asawa ko eh. Ay nako, mapalad ka at nagkaroon ka ng asawa na mahilig magnegosyo. Opo. Eh, magkakasakit po yata yung asawa ko yun kapag walang ginagawa eh. Eh, sige ho, angkal, tutuloy na po ako. Babalik-balik na lang po ako dito. Kung sakaling magbawang isip ng anay ninyo at palintahan yan, eh, kukunin na ho namin at rerentahan namin. Pumayag kaya si Mang Emeterio na parentahan ang pwesto doon sa harap? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Madikdang, Robert D. Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert D. Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Mag-aalaala nating di malilim kaisaran ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw